Ngayong umaga po na ito ay simulan po natin ang ating gawain sa isang munting devotion. Kung meron, if you have your Bible with you, nais ko pong buksan natin ang ating Biblia sa Psalms 57 verse 2. Psalms 57 verse 2. Hayaan niyong basahin ko po. Psalms 57 verse 2. I will cry to God Most High, to God who accomplishes all things for me. Ito pong Psalms 57 verse 2, ito po yung magiging devotion po natin ngayong umaga na ito. Ito po ay sinulat ni David at ang devotion po natin ay pinamagatan ko pong the work of the divine providence in the lives of the saints. The work of the divine providence in the lives of the saints. So we will have a quiet discussion regarding the God's sovereign will and the human responsibility and this divine providence in this over on the lives of the saint. In the other version, sinabi sa Psalms 57:2, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Itong Psalms 57, ito ay kinocompose ng 11 versikulo. Sa verse 1 to 6, pinakita dito yung panalangin ni David. Then 7 to 11, ito naman yung pag-praise o praise ni David. Hinati sa dalawang title, pero the first part ay may entitled na Destroy Not or Let There Be No Slaughter. Ito pong ang title ng Psalms 57 ay kinumpo si David during nang itatago siya. Itatago niya sarili niya from Saul, yung hinahanap siya ni Saul doon sa kuweba. We know that story in Samuel. Some background of this cave, it is a cave in the wilderness of Engedi among the broken rocks. Ito ay liblib, mabato, delikado, na kung saan naninirahan yung mga wild goats. Ito ay dinescribe of the other theologian as obscure and desolate hole. Pero dahil sa envy ni Saul, still pinursu siya doon ni Saul. Dito rin pinakita na yung sitwasyon ni David ay pinalilibutan siya ng mga kaaway, mga alagad ni Saul. Yet, pinakita rin dito na walang way out, walang pagtakas o walang ibang matatakasan si David. And then si David in his story, pumasok siya dun sa mouth ng kuweba. And then David knows that his men, Saul men, is on that beside of the cave. Pinakita dito ni David yung scenario niya. Ano yung sitwasyon niya in this during this time. In verse 4, sinabi niya doon na my soul is in the midst of lions. I lie down amid fairy beasts, the children of man. Ito yung sitwasyon ni David sa verse 4. Whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. So the question is still, there must be a question, what home now remain? During that time, napapaisip si David. O in our situation, we can see na ano na yung pag-asa natin. Like David, we are on that, sometimes, we called it a bitter providence. May mga ganun pangyayari sa buhay natin na kung saan we will ask God or there something we see na, is there any hope? But it's the same situation kay David or maybe related. The question is, what hope now remain? And David only expected is destruction. Yet, pinakita dito ni David sa verse 1 in Psalm 57, kung ano ba yung dapat na response kapag nandun ka sa sitwasyon na yon. David prays and earnestly addresses himself to God for mercy. In verse 1, sinabi niya doon na, Be merciful to me, O God. Be merciful to me. Two times, repetition of the words. Pinakita doon kung gano'n niya ka-earnest yung mercy ng Diyos. Kung meron ka mang unang hahanapin sa mga sitwasyon na ganito, ay yung mercy ng Diyos. For in you, my soul takes refuge. In the shadow of your wings, I will take refuge. Till the storms of destruction pass by. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. Yung passion at yung extremity ng danger, it calls us
to ask for God for mercy. Ang ganda kagabi ng pinag-usapan. Yung topic ni Pas na LBCF under ng chapter 12, which is the adoption. A privilege of the true believer. We can call God. We can cry out to God like David and ask for mercy in these times, in this extremity of danger. No, anong pwede natin matutunan sa munting salmo na ito? David pleads his reliance upon God to move mercy. He pleads to God. He pray. He cry. And in verse 2, this is our yung pinaka main text in our devotion. I cry out to God most high, to God who fulfill his purpose for me. I cry out. Pinakita yung exercise ng faith niya. Then, pinakita rin dito na ang una niya in-address is most high. It is God who most high. Pinakita dito na, guide, gaano kataas yung ating kalaban? How higher our enemies? God is the most high. So, David knows Saul is high. He's a king during that time. But he knows also that God is the most high. And without God's permission, he is assured Saul cannot touch him. God is most high. Without his permission, he is assured Saul cannot touch him. God will everything he do, no? He knows, and without his permission, nothing will happen in this world. So David has valid reason for praying, for he sees God performing. Same as a believer. We have a reason for pray. We have a reason to believe. And we see God performing with the eyes of providence. Before I end this devotion, let me quote John Flavel, where I inspire this devotion. He said, "It is the great support and solace of the saint in all the distresses that befall them here, that there is a wise spirit sitting in all the wheels of motion and governing the most eccentric creatures and their most pernicious design to bless and happy issues." Na everything na mangyari sa isang mananampalataya, we know that there is a wise God, a wise and sovereign God who knows and allow that things, and he have a reason. And tulad din ng sinasabi ni Pablo sa Romans 8:28, "For we know all things work together for the good for those who love God." And let me end that devotion into prayer. Aming Diyos, Ama na nakilala sa lahat, ang may dalang ng langit at lupa, mahabagin at maunawain, kami ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa iyong providensya. Na nakita namin, Panginoon, na ikaw ang sovereign, Panginoon, sa mundo na ito. Ganun din, Panginoon, na meron kaming responsibilidad sa aming mga kilos. Meron kami, Panginoon, kailangan gawin. Panginoon, tulungan mo kami na makita at huwag kami, Panginoon, na matakot. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumayo at labanan, Panginoon, ang bawat kasalanan, temptasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong salita at manalangin, Panginoon, ng totoo at tunay. Muli, Panginoon, binabalik namin ang papurit, pasalamat at pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay darako po tayo sa ating congregational prayer. If you have a prayer request, you can send it sa GC natin, urgent prayer. And hayaan niyo po na manalangin po tayo. Inunayaan ko po na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Muli, aming Diyos Ama, kami ay nagpapakumbaba sa umaga na ito. Ikaw ay dakila at banal, banal, banal. Kami ay isang nilikha tao lamang at makasalanan, Panginoon, sa aming mga gawi at isip. Panginoon, tulungan mo kami at namamuhay na may kabanalan at nananampalataya at nagsinusuko, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo kami na namuhay, Panginoon, at manalangin palalo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ay kami ay lumalapit sa iyo, nagsusumamo. Kami pinapanalangin namin, Panginoon. Una, Panginoon, yung paghahanda namin sa panambahan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, katalinong karunungan, Panginoon, sa tuwing pupunta kami, Panginoon, sa panambahan. Panginoon, bigyan mo rin kami ng kapahingahan, kalakasan. Sa tuwing pupunta kami, Panginoon, sa simbahan at para manambahan. Panginoon, bigyan mo rin kami ng pagpapasalamat at ng passion, Panginoon, sa pagpunta at sa pag-attend, Panginoon, ng Lord's Day.
Huwag mo kami hayaan, Panginoon, na ito yung maging habit, Panginoon, na walang sense. Patulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay at makita na wala, hindi kaya mamuhay ng Kristiyano, Panginoon, na walang panambahan. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng ginagamit mo sa araw ng pahingahan, Panginoon, sa araw, Panginoon, ng pagsamba, simula, Panginoon, sa mga deacon, sa preacher, Panginoon, sa aming pastor, sa mga nagtuturo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin namin tinataas yung gawain tuwing umaga at hapon. Naway, Panginoon, walang ibang may taas kundi ang pangalan mo lamang. Panginoon, pinapanalangin din po namin na wala, Panginoon, na ibang way, Panginoon, kung bakit nag-i-stay, Panginoon, yung mga tao, kundi lamang, Panginoon, sa ebanghelyo lamang. Wala kami ibang pinagkasamahan, wala kami iba, Panginoon, na tinataas kundi ang ebanghelyo mo lamang. Panginoon, pinapanalangin namin yung mga preparation sa mga teaching at delivery, Panginoon, ng mga preaching at teaching, Panginoon, dito sa CCRBC. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin din po namin na tinataas, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng faithfulness sa paggamit ng text, clarity ng message, at higit sa lahat, Panginoon, kung wala ang iyong banal na spirito na kumikilos sa puso at isip namin, Panginoon, wala kaming kayang unawain sa pulpito. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan, kalakasan, Panginoon, at kasabikan, Panginoon, sa mga pag-aaral namin simula Lunes, Panginoon, hanggang sa araw ng pagsamba. Panginoon, pagdating, Panginoon, sa finances, pinapanalangin namin na bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang pag-handle sa finances, Panginoon. Digit sa lahat, Panginoon, itulungan mo kami na mas mapagbigay, Panginoon, kaysa kahapon. Wasakin mo, Panginoon, ang kasakiman, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita na ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kalakasan sa pagkatrabaho. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng trabaho. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung pera na kinikita namin, yung mga kayamanan na to ay hindi sa amin. Ito ay para sa iyo. Ito ay sa iyo lamang. Panginoon, pinapanalangin din po namin na maibahagi namin ang ebanghelyo sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming mga katrabaho, sa mga taong nakapaligid sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi maging tikim ang bibig sa pagbahagi ng ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung urgent, Panginoon, na pagbabahagi nito. Panginoon, pinapanalangin din po namin na naway yung mga mabahagian namin ng ebanghelyo ay ma-invite namin sa simbahan at sila ay, Panginoon, ay makakilala at manampalataya sa tapos na gawa ng aming Panginoon, Jesus Kristo. Panginoon, pinapanalangin namin yung liderato ng simbahan simula, Panginoon, sa elder, deacons, sa aming pastor, sa mga teachers, Panginoon, na ginagamit mo sa pulpito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan, kumbaba, ng patient, ng endurance, Panginoon. At Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, yung kanilang mga pamilya ay magkaroon, Panginoon, sila ng responsibilidad, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din po namin yung LJLGM, Reformed Church, sa Masbate, sa kanilang ina-undergo ng covenanting. Gamitin mo, Panginoon, lahat ng means. Gamitin mo, Panginoon, yung mga tao sa simbahan na ito upang gabayan sila, Panginoon, sa pagko-covenant nila bilang isang maging ganap na simbahan. Panginoon, tinataas din po namin yung mga mag-asawa sa simbahan na ito. Una, Panginoon, sa mga asawang lalaki na mahalin nila yung asawa nila at ilid nila, Panginoon, yung pamilya nila sa family worship. Simula, Panginoon, sa aming pastor na si Angelo Cantuba, kay Kuya Raymond Ipanes, kay Kuya Richard, kay Kuya Dennis, kay Art, kay Kuya Roderick, kay Rico, kay RJ, and kay Kuya Ryan, naway, Panginoon, ay mailid nila sa kabanalan ng kanilang asawa at mahilin nila, Panginoon, yung asawa nila tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Panginoon, tinataas din po namin yung mga asawang babae na i-honor at suportahan ang liderato ng kanilang asawa. Simula, Panginoon, sa asawa ng aming pastor na si Sister Amor Cantuba at kay Kuya Raymond naman, si Ate Jessica, kay Richard, si Ate Joanna, and kay Kuya Dennis, kay Ate Sheila, kay Art, kay Ann, Danyo, and kay Kuya Roderick, kay Eliza Ipanis, kay Deacon Rico, ay kay Sis Mia, and kay RJ, si Lovejoy, and kay Kuya Ryan, ay si Ate Sally. Panginoon, pinapanalangin din po namin yung mga single na kalalakihan at kababaihan simbahan na ito, na ipursu, Panginoon, yung purity at, Panginoon, higit sa lahat yung covenant ng marriage. Panginoon, tulungan mo sila na makita, Panginoon,
at magtiwala, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong panahon. Panginoon, tulungan mo, Panginoon, yung mga magulang at anak, Panginoon, sa simbahan na ito para sa mga bata, Panginoon, ay makonvert, Panginoon, kay Kristo, at sa mga nanay at magulang, Panginoon, ay magkaroon sila ng karunungan at kapahingahan, physical, Panginoon, at mentalidad, Panginoon, sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ganun din, Panginoon, sa mga babies sa simbahan na ito, pinapanalangin namin ang kanilang kalusugan. Ganun din, Panginoon, pinapanalangin namin higit ay magkaroon sila ng family worship sa kanilang pamilya at bawat pamilya, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang kalusugan ng kaligtasan, Panginoon, physical ng mga miyembro ng CCRBC. Bigyan mo, Panginoon, ang may mga sakit ng gamitin mo, Panginoon, yung mga gamot, yung mga doktor, Panginoon, upang sila ay maresetahan ng tama. Bigyan mo, Panginoon, yung mga means tulad ng pagpapahinga, Panginoon, at araw ng sambahan, Panginoon, upang sila ay makapagpahinga physical. Panginoon, bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan at provision sa ginagamot, Panginoon, sa gamutan ni Tita Clarissa. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin namin, tinataas yung complete healing ni Sister Ali sa kanyang gamutan. At ganon din, Panginoon, complete healing kay Brother Edsel sa UTI na natanggap nito. Panginoon, tinataas po namin at pinapanalangin na i-provide mo, Panginoon, yung mga pangangailangan nila physical, pangangailangan nila, Panginoon, financial, emotional at spiritual, Panginoon. Panginoon, gamitin mo yung simbahan upang makatulong at makasuporta sa mga kapatiran, Panginoon, na humaharap sa mga ganitong pagsubok. Panginoon, pinapanalangin din po namin yung mga estudyante at trabahador, Panginoon, ng simbahan na ito. Una, Panginoon, sa mga estudyante ay bigyan mo ng katalinuhan at kasipagan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Panginoon, pinapanalangin din po namin na sila ay magkaroon ng finances, Panginoon, na financial na provision, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pag-aaral. At sa mga nagkatrabaho, Panginoon, ay bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, katalinuhan, Panginoon, sa aming pagkatrabaho, na way, Panginoon, makita namin na kami nagkatrabaho, Panginoon, para sa iyo, hindi para, Panginoon, i-please lang yung mga tao. Panginoon, tinataas namin yung gobyerno nito, itong bansang Pilipinas, Panginoon, una sa lahat ay maging responsable at tapat, Panginoon, yung mga umupo, Panginoon, na government leaders o official. Hindi, Panginoon, maisulong at maisabatas yung mga ungodly laws tulad, Panginoon, ng mga same-sex union, LGBTQ agendas, abortion at iba pa, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din po namin itong mga wicked rulers na ito na sila ay ma-expose at matanggal sa pwesto at higit pala sa lahat, Panginoon, ay maparusahan ng batas, Panginoon. Panginoon, higit sa lahat ay pinapanalangin namin na magkaroon kami ng pananabik sa pagbabalik mo, Panginoong Hesukristo. Ito ay maging pinaka-ambisyon po namin. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin namin yung kalagayan, kalusugan, Panginoon, ni Deacon Raymond. Tinataas namin, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, yung kapahingahan na ito upang siya ay gumaling. At, Panginoon, sa kanyang pag-preaching, sa kanyang paggamit, Panginoon, pagsasalita sa pulpito na way, Panginoon, walang ibang imataas kung hindi ang pangalan mo lamang. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga na ito. At ikaw, Panginoon, ay kinagabayan mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na makita na kung wala ang iyong habag at awa at kung hindi natapos, Panginoon, kung wala, Panginoon, yung natapos na gawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, ay wala kami pagkasamahan dito at walang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoon, muli, kami nagpapasalamat sa umaga na ito. Tinataas namin, pinupuri ka namin, sinasamba itong aming panalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Ito ang aming Panginoon. Amen at Amen.